Magandang araw sa inyo mga kasabong. Pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa request ng follower natin sa YouTube channel natin na Logis kung paano mag-umpisa ng isang farm. So kumbaga napakagandang pag-usapan yan kasi to inspire others as well as to warn others kung ano ang mga associated issues and topics na dapat nilang tandaan bago mag-umpisa mag-farm. Kasi hindi biro-biro ang mag-farm. Kung talagang wala kang puhunan na pantustos, ubos ka. Katulad ko, hindi naman ako nagbebenta ng manok. Ang gastos ko sa isang buwan, 300 to 400,000. So kung wala akong pinagkukunan, talagang ubos ako dito. And I will be expecting ng revenue ko or ng return after mga 5 years pa. So talagang malakalaking uubusin kong pera dito. But I enjoy the hobby. So may iba naman akong sources, kaya okay lang. Pero I have to warn you na talagang madugo ang pag-farming. Ngayon, isa-isahin natin sa abot ng makakaya ko. Ano? Kasi this is based on my experience kung paano ako nagtayo ng farm, kung paano ako naging successful ang ibang mga farm ng mga kaibigan ko, kagaya ng farm ng Bicol Golden Crown na halos mga 400 piraso ang imported, tapos ang dami pang parating ulit. So I think sila ang pinaka maraming imported sa buong Pilipinas na materials. Binakura nila lahat ng big time breeders sa Amerika pati sa Mexico. So seeding fair talagang binakura nila lahat ng breeding materials na kuha nila. So nagsimula sila sa maliit hanggang sa lumaki. Si yung kumpare ko, si Kate and Kurt Game Farm, yung sumikat na talagang puro Peruvian ang manok. So nakita ko rin kung paano siya nag-umpisa na maliit papuntang malaki na kung saan andyan siya ngayon. So let me discuss with you sa abot na makakaya ko. Ano? So unang-una, pag magtatayo ka ng farm, kailangan prepared ka sa gastos. May nakalaan kang pera. Kasi sabi ko nga, hindi ka makakapag-expect ng balik ng pera mo for the next 2 years. Pag nagpanalo ka, pang 3rd year pa pwedeng meron na, 4th year pa pwedeng meron na, pang 5th year medyo stable na ng konti ang farm mo. Kaya dyan ka pala mag-expect ng pwedeng maging return. Ngayon, gaano kalaki? Depende sa population size mo. Kasi sabi ko nga, madaling magparami. Madaling bumili ng breeding materials, madaling bumili ng lupa, upfront cost yan eh. Madaling magpagawa ng facilities, pero ang madadali ka dyan is pag nag-operate ka na, pag marami kang population, tapos hand to mouth lang yung feeds mo, saka yung budget mo, tapos medyo tinamaan ka ng sakit, namatay ang harvest mo, talagang bugbug ka. O kaya naman, gagastos ka ng malaki sa gamutan, kasi nga, uncontrollable na yung tama ng mga manok mo. So talagang napakalaking gastos. So anyway, bago tayo mag-umpisa, unang-una, sabi ko nga sa inyo, budget. I-project nyo na kung ilang heads ang kaya nyo. At down the line, kung ilan ang increase ng population. Halimbawa, first year, ang target mo lang na population first year, kasi dalawang trio lang naman, is sabihin natin 70 heads. Second year, may materials ka na. Sabihin natin, doble, 140 heads. Third year, doble, 280 heads. So kung okay ka na sa round off natin sa 300 heads, kung okay ka na sa ganun, dapat yun lang ang ipoproduce mo. So, hindi ko masasabi ang specific na cost per head, roughly, hindi ko pag-aanong nakocompute sa ngayon kasi depende sa operation nyo. Habang lumalaki ka, nagdadagdag din ang variable cost mo. Kasi magdadagdag ka ng tao, magdadagdag ka ng feeds kasi lumalaki ang production mo eh. Anyway, unang-una, budget. Kailangan may budget ka, sabi ko, hanggang pang 5 taon na hindi masisira ang budget mo para sa pamilya mo, hindi masisira ang budget mo para sa ibang negosyo mo. Kasi ang iba, dinadivert ang pera galing sa ibang negosyo papunta sa pagmamanok, na ang ibang negosyo, ang lakas kumita, ang pagmamanok hindi naman kumikita. Doon nilalagay ang pera sa hindi kumikita ang negosyo. Mali. Hanggang sa nagkasira-sira, nagkaputok-putok ang cheque sa bangko, nasira ang pamilya kasi napatigil sa pag-aaral sa maayos na buhay ang mga anak. Dahil nga, naubos ang pera dito sa kumikita ang negosyo, pinunta doon sa patay na negosyo.
So, patay na negosyo ang pagmamanok for the first 5 years. So, that's the hard reality that you have to swallow. So, pag may budget ka na, pangalawa, kailangan, bilang may-ari, ikaw ang mas marunong sa tao mo. Ikaw ang mas marunong sa tao mo. Kasi, dapat sumusunod lang sila sa'yo. Huwag kang mag-hire ng talagang dati na magaling. I mean, pwede naman, pero kailangan ikaw ang mas marunong or pareho kayong marunong. Kasi hindi kanya mapapagtaguan. Kagaya ng nangyari sa akin. So, itong mga nakaraan, yung mga pinapalagun ko na inahin, nagkasipon. Sabi ko sa tao ko, bakit nagkasipon? Sabi niya, umuulan. Sabi ko, ang mga sisiw natin walang sipon. Bakit ang mga inahin na pinapalagun nagkasipon kung umuulan? Pareho lang naman ang klima yan. I found out na yung mga manok pala na alaga niya, medyo inaabot ng katamaran ng konti, late na pinapakain. So, since pasmado ang manok, late na pinapainom ng tubig, pagkapakain, medyo padilim na kumakain ang manok, tapos magpapatubig siya, madilim na, hindi na iinom ang manok. So, dehydrated ang manok, uhaw na uhaw, hahapon na siya sa hapunan. Biglang uulanan, mababasa, lalamigan, kinabukasan sipon. Kung hindi napansin ang sipon, syempre, naghahawa-hawa. So, ang parusa ko, lahat inisa-isa naming hulihin yun, pinagamot ko sa kanya. Araw-araw, isa-isa, 100 piraso mahigit. So, kumbaga, yun ang parusa ko sa kanya. Anyway, kaya dapat, alam mo bilang may-ari ang lahat ng aspeto pagdating sa manok para walang palusot ang mga tao mo. Kumbaga, learnings, you have to have a seminar, you have to read all the books. Kasi ako nag-umpisa ako sa reading all the books. Churi lang ako, tapos nag-umpisa ako mag-farm ng mali, mag-backyard. Nako-confirm ko mga binabasa ko sa books sa kanyang mga hindi. So, until nakuha ko maging farm manager ng Gigatrace Taker, nagtayo na ako ngayon ng sarili kong farm, so ang dami kong pinagdaanan. Ang dami kong pinagdaanan. At natutunan ko lahat yon. Kaya dito sa farm, hands-on ako. Kumbaga, alam ko ang halos lahat ng aspeto para na alam ko kung paano i-check yung mga tao ko. So, first, money. Kailangan may puhunan ka for the next 5 years. Pangalawa, kailangan meron kang knowledge. Meron kang knowledge. Kumbaga, dapat mag-hands-on ka. Kung pa pwede, first year, second year, hands-on ka talaga. Para confident ka na kung kailan mo pwedeng iwanan ang tao mo na kainan niyang gawin ang trabaho niya. Kasi ako, lahat dito sa farm ko, lahat ng tao ko, dumating sa akin to walang alam. Tinuruan ko. Ayoko ng taong masyado ng marunong, masyado ng magaling, kasi mahirap ng turuan yon. Pangalawa, ayoko sa tao na sa tauhan na alam lang niya paano gawin, hindi niya alam kung bakit ginagawa. Dapat sa lahat ng aspeto, ang pinaka-importante, kung alam mo kung bakit ginagawa. It's not the how, it's the why. Kasi pag galing ka sa tag-ulan, marunong ka mag-alaga ng sisiw, magpalaka ng sisiw sa tag-ulan, pag pinadala ka sa Tarlac, sa Ilocos sa tag-init, paano ang gagawin mo? So dapat naiintindihan mo lahat ng konsepto. So knowledge. Pangatlo, facilities. Facilities. So kailangan may lupa ka. May lupa ka na pagtatalian, meron kang range area na papagalaan. So kumbaga, depende sa target mo na expansion, dapat nakahanda na ang lupa mo for expansion since first year pa lang para hindi ka na mahirapan mag-adjust. And pagdating naman sa facilities, talagang bibili ka ng lupa, malaking gastusin yan. Okay, magrenta ka. I advise, magrenta ka na lang kung hobby mo lang naman, magrenta ka na lang kaysa mag-upfront ka ng cost ng pagbayad ng lupa kasi ilang milyon din ang uubusin mo sa umpisa. Kaya kaysa sa ibili mo ng lupa yon, dapat gamitin mo na munang pera sa operation para makaikot. Pwede ka naman magrenta, mas mura. O kung may sarili ang lupa, much better. Pagpapatayo ng tipis, mahal din yon. Importante pagpapabakod kasi nanakawin ang mga manok mo. Pagpapabakod. Pagtayo ng gradas, pagtayo ng range area, pagtayo ng brooder, pagbili ng incubator. So, magastos din yun. Bill payment sa kuryente, bill payment sa tubig, manpower salary. So, monthly may encounter mo yung gastos na yan. So, anyway, nakapackage na dapat doon sa budget mo yun per month or per year na sinasabi ko na 5 years. Bukod doon sa operating cost, dapat meron kang
startup cost or pre-operating cost ng pag-acquire ng lupa or pagrenta ng lupa, pag-construct ng facilities, at pagbili ng bloodline. So, ito ano. First, may budget ka. Pangalawa, may knowledge ka. Pangatlo, may facilities ka na. Pangapat, bloodline. So, kailangan alam mo na sa sarili mo kung anong gusto mong bloodline. Nakapag-inquire ka na, nakapaghanap ka na ng mga bloodline na gusto mo. And as much as possible, minimize the choices. Dalawa, tatlong bloodlines lang na pag-umpisahan. So, kagaya nga ng sinasabi natin, lumapit ka sa isang breeder para makabili ka ng bloodline na gusto mo. Kung ano nakikita mong nananalo niya, as much as possible, establish the relationship. Kung pa pwede, dalawang trio ang bilhin mo, kung ano yung proven combination niya. Para hindi ka mag-uumpisa sa talo, may enjoy mo siya. Kasi ang mali ng iba, ito yung beginner's mistake. Parang nagsha-shopping. Lahat ng mga sikat na bloodline gustong bilhin. Kasi nga, minsan na-excite tayo eh. May pera tayong malaki. Talagang bili lang tayo ng bili monthly. Until such time na ma-release natin, ang dami na natin bloodline, ang dami na natin perang inubos, yung pala, yung hindi naman natin kailangan. Hindi naman natin kailangan. So, kumbaga, nag-umpisa tayo ng full blast. In the end, kasi magsisettle ka lang din sa mga dalawa, tatlo, apat na bloodlines eh. So, as much as possible, be smart, start simple. Start simple sa pag-acquire ng bloodline. And yun nga, yung population mo kailangan, yung pagparami mo, depende sa budget mo. Naka-project, may listahan dapat kayo. Kung pa pwede, may 5-year developmental plan kayo pagdating sa pagmamanok. Kasi talagang, whether you like it or not, it will happen. So anyway, bloodline acquisition, ano? Pang-apat yun. Pang-lima. So, meron ka ng budget, meron ka ng kaalaman, meron ka ng facilities, meron ka ng materials. Pang-lima, team, manpower. Kailangan may team ka ng marurunong na maayos, na maaasahan mo, na matuturuan mo. Kasi importante na yung taong mag-aalaga ng manok mo, natuturuan, sumusunod sa'yo, respetado ka kahit pinapasahod mo siya. Kahit wala ka, alam mong gagawin niya ang trabaho niya. Passionate siya sa ginagawa niya. Huwag kang mag-ahanap na yung binabantayan lang is yung sweldo. Hanapin mo yung kahit nakatalikod ka. Kasi pag naka-own hands ka sa farm, makikita mo yan eh. Kahit wala ka, hindi mo sabihin, instinctually alam na mga tao mo ang gagawin nila. Yung simpleng pagpulot na lang ng mga dumi, kahit hindi mo sabihin, gagawin nila yan. Kasi alam nilang pangit pag marumi ang farm. So, ang iba naman, nakabantay lang sa TV, nakabantay lang sa pagkain, nakabantay sa sahod, ang mga manok may sakit, tatamad-tamad. So, huwag ganun. So, kumbaga, bumuo ka ng team na mas pareho kayo ng goal, pareho kayo ng direction, pareho kayo ng gustong marating sa buhay. Na, kumbaga, lagi mong ipapaalala yung goal kung sa kung anong gusto nyong marating. So, meron kang tagapag-alaga ng breeder. Kung umpisa ka palang sa maliitan, yung breeder mo, pwede na rin taga siya ang nag-mating, tapos siya ang nag-marking ng sisiw, nagpapapisa, nagpapalaki ng mga sisiw, okay lang. Nag-aalaga ng mga stags, okay lang. Tapos meron ka rin isang handler dapat. Dapat magkahiwalay. Basic, ano? Magkahiwalay ang breeder sa ka-handler. Kasi kung isa lang yan, mawawala ang focus niya. Napaka-importante ng sisiw. Wala kang mailalaban pag wala kang sisiw na matino na na-produce. So, kumbaga, dapat may isa kang handler, may isa kang tagapag-alaga ng sisiw. So, kung yung dalawang yan, medyo pwede nang pag-umpisahan yan. Kasi nga, ito ng mga tagapag-alaga ng sisiw, pagkatapos siya mag-alaga, pwede na mag-assist ng konti sa handler. Kasi ilan lang naman ang laban para matest mo ang mga manok mo eh. Tapos, nga pala, bukod doon sa facilities, bukod doon sa construction ng facilities sa sinasabi ko, kailangan din meron kang CCTV. Meron kang way para hindi manakaw ang mga manok mo. Pwede rin mag-hire ka ng security guard kung kaya mo. Otherwise, yung bantay mo na lang sa kayong handler mo ang pwedeng magbantay muna. Ang tagapag-alaga mo ng sisiw, sa kayong handler mo ang pwedeng magbantay na lang muna ng mga alaga mong mga manok. So at least minimum, ano? Pangatlo, sa manpower is gaffer. Dapat meron kang established na mananari. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, mayroong mananari na kabisado ang manok natin, ang palo ng manok natin, mayroong hindi. Kaya importante ang mananari.
So, yun ang manpower na kailangan mo sa pagtayo ng isang farm. Of course, ang kailangan lang naman na ang handler is it will come after first year ng operation. Pag-harvest mo ng stags kasi hindi mo naman kailangan ng handler nang wala ka pang stag. So, eto, pagdating naman sa operation, hindi nakapag-operate ka na, ano, nakapagpalabas ka ng sisiw. So, magte-testing ka na ng mga manok. So, huwag ka na muna magbenta sa umpisa. I-testing mo muna ang mga manok mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan may budget kayo para hindi kayo mapwersang magbenta. Lahat ng magagaling na manok mailalaban nyo. Hindi nyo maibibenta. Lahat ng magagaling na materyala sa pinakamagaganda, makikip nyo. Hindi kayo magbebenta. Kasi kung objective mo, magbenta ka agad, walang matitira sa yung materyales. In 5 years time, wala kang progress. Pareho ka pa rin ang dati. Kasi tinatalbusan mo ang farm mo, inuubos mo ang materyales mo, inuubos mo pinakamagaganda na bebenta mo, hindi ka nakagawa ng pangalan, hindi mo nasasatisfy ang sarili mo. Kasi number one sa breeding, dapat ang isatisfy mo is ang sarili mo, hindi ang iba. Kasi dyan ka binabayaran sa galing mo, sa galing ng breeding mo, sa galing ng bloodline mo. Hindi sa kung anong tingin nila sa'yo. Hindi sa opinion nila. Kumbaga, kung anong galing ng manok mo na nilalaban mo, makikita nila, paunti-unti mapapansin ka ng mga yan, lalapitan ka, bibilhin nila ang manok mo dahil para galing na galing sila. Which is, yun ang magiging standard mo. Yun ang magiging basis mo. Yun ang magiging perception ng market sa'yo. Huwag na huwag mong ipiplis ang iba dahil gusto nila ganito, matangkad, gwapo, ganong ganyan. E kung hindi naman umi-score para sa'yo, huwag na. Kung saan kahiyang, yun lang. So, you have to establish your own credibility sa larong sabong. Kaya importante na may budget ka para huwag kang mapersa magbenta. Saka ka na magbenta, 4 years, 5 years ng operation ng farm, pwede na. Kasi by the time established na, alam mo na magagaling mong manok. Alam mo na magagaling mong manok. At nakapag-ipon ka ng materials. Kasi ako, katulad ko ngayon, talaga hindi ako nagbebenta. Hindi na ako nagbebenta. Kasi nga, kumbaga, gusto kong makapag-ipon ng materials. At least may 50 ako o 70 na puro ng mga inbred na Bruce Barnett. May 50 akong yellow legged dutch ng mga pullets na mga pure. May 50 akong roundhead. May 50 akong possum. May 50 akong mga kelso. Okay na ako dun. Masaya na ako dun. So, maganda ng pag-umpisahan yun. So, on my 4th year, pwede na ako mag-share. So, ngayon, ini-enjoy ko muna ang pagmamanok. Although, mabigat dahil nga, sabi ko sa inyo, gumagastos ako ng mga 300 to 400,000 a month. Pero, kaya naman. So, anyway, sa operation, ganun. Test. So, pagkatapos, pag medyo nagpapanalo, alam mo na nagpapanalo, simplify and replicate. Replicate mo. Kung anong nananalo, balik ka ulit dun sa breeder na binila mo, bili ka ng maraming babae, bili ka ng maraming lalaki, para ma-magnify mo, ma-replicate mo ng marami. Both side. Bili ka ng tiglimang babae ulit, kasi proven mo na eh. So, papuro ka on the side. So, next year, marami ka ng population. Pwede mo na i-criss-cross ng i-criss-cross. Tapos on the side, nag-i-experiment ka 10%, 20%. Kung anong gusto mong mangyari, nakikita mong kulang sa manok mo, you have to undergo testing. So, at experimentation. Kasi, di ba, medyo mahirap pag hindi ka nag-experiment, aabutan ka ng mga kalaban mo sa industriya. Kasi pag nakita lang nananalo ang manok mo, magagaling, titingnan nila kung gaano kagaling ang manok mo, kung saan pumapatay, kung saan magaling. At doon ka nila aabangan, doon ka nila hihigitan, doon ka nila lalabanan. Kaya importante na mag-experiment ka pa rin. Kung ano nakikita mong medyo nakukulangan ka pa, yun ang pwede mong i-improve. So in 5 years time, you will learn a lot about your bloodline. About your bloodline, about your farm. So talagang it's really important. Ano? So tandaan natin ang limang aspeto na yun. Ano? Unang-una, capital. Pangalawa, facilities. Pangatlo, bloodline. Pangapat, steam or manpower. Panlima is yung operation mo kung paano mo siyang patatakbuhin na huwag ka muna magbebenta. So, in my humble knowledge, so far, ganun ako nag-umpisa at ganun din nag-umpisa ang ibang mga kaibigan ko with regards sa pagtatayo ng farm. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat at pasensya na kayo kung masyadong mahaba ang video natin na to. At abangan nyo, ano, mag-a-announce tayo ng mga free consultation seminar live online sa mga parating na araw ngayong March. So, thank you very much guys. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.